Hello mga kapatid! Balak nyo bang mag-buffet? Sa dami ng nakahaing pagkain, di talaga maiiwasan na tayo ay matakaw tingin. Kaya para walang tira-tira at di makapagsayang ng pera, meron akong hacks na ituturo. Narito ang 10 tips para masulit ninyo ang inyong buffet experience. Tip number 1, huwag magpagutom. Madalas nating naririnig na kapag mag-buffet, dapat huwag daw munang kumain para malaki pa yung space sa tiyan. Pero yan ang dapat iwasan. Kapag masyado ka kasing gutom, bibilis agad yung kain mo, kaya madali ka rin mabubusog. Bago pumunta, maiging kumain muna ng isang light snack, gaya ng mani, mansanas, yogurt o cereal. Tip number 2, drink your water, B. Dapat hydrated ka. Makakatulong pa itong ma-stretch ang stomach mo para mas marami kang makain sa buffet. Kailangan din ng tubig para sa proper digestion. Tip number 3, dress appropriately. Magsuot ka ng maluwag at komportabling damit para hindi maipit yung tiyan mo at di ka mahirapang huminga. Huwag mong pansinin yung mga marites kung sakaling mapagkamalan kang buntis. Ipapanganak mo rin naman agad yan kinabukasan kung di ka constipated. Tip number 4, walk around first. Pagkarating mo sa dining venue, usually yung una mong makikita ay yung mga mumurahin o mabibigat na pagkain para mabusog ka agad. Para di mangyari yan sa'yo, libutin mo muna yung buong lugar. Sa pamamagitan nito, makikita mo kung ano-ano yung mga pagkain dapat mong unahin. Tip number 5, be choosy. Pag eat all you can, gusto natin lahat matikman, di ba? Okay lang din naman kung makain mo lahat ng putahe, pero minsan sa sobrang dami, di na natin kayang ubusin. So choose only what you will eat. Unahin mo yung mga pagkain na di mo naman madalas niluluto o kinakain, at expensive dish gaya ng seafood. Piliin mo yung mga mahal, kahit di ka naman pinili ng mahal mo. Char! Nga pala, yung pinuntahan kong buffet restaurant ay yung Salut Manila sa Eaton Center sa Quezon City. Masarap yung mga food nila and affordable pa. Okay, balik na ulit tayo sa tips. Tip number 6, take small portions para hindi ka masermona ng kasama mo at masabihan pa ng maraming batang nagugutom. Iwasan mong magsayang ng pagkain. Kontian mo lang yung kuha mo sa kada putahe para siguradong mauubos mo lahat ng nasa plato mo. Okay lang magpabalik-balik kaysa naman maparami ka ng kuha tapos di mo pala trip yung lasa. At eto pa, halos lahat ng buffet restaurants ay naniningil ng extra kapag may tira ka. Yung iba ay may fixed price na ng kanilang charge para sa leftover food, habang yung iba naman depende sa weight. Siyempre, bawal ding i-share sa iba yung kinuha mo o i-take out. Tip number 7, watch the starch. Iwasang kumain ng masyadong maraming starchy foods gaya ng kanin, patatas, pasta at tinapay. Mabilis kasi itong makabusog. Okay lang din kumain ito, pero kontian mo lang para mas marami ka pang makain na putahe. Tip number 8, skip the soda. Isa pang nakakabusog na dapat mong iwasan ay ang carbonated drinks. Mag-juice ka na lang at tubig, pero kung gusto mo talagang mag-soft drink, saka mo na ito inumin pagkatapos mong kumain. Tip number 9, dahan-dahan lang. Sabi nga sa kanta ni Maha, dahan-dahan lang. Don't overeat. Kapag di ka nakapagpigil, ikaw rin ang mahihirapan kalaunan. Huminga ka muna ng malalim at maghintay ng ilang minuto bago ulit kumuha ng refill. Makipagtsikahan muna sa family or friends ng kasama mo. O kaya ay magmuni-muni muna. It's also nice to think how far we've come in our life. Kung noon, madalas tayong magutom kasi konti lang yung pambili natin ng pagkain, ngayon, nakakapag-buffet na tayo. Minsan nga, hirap na hirap pa tayong ubusin yung pagkain sa harap natin eh. Inspirational yarn? Pwede rin makijam muna lalo na kung may mga tugtugan sa resto. Dito nga sa Salut. May libre pang karaoke eh. Nahiya lang ako kumanta kasi maraming tao. Tsaka wala rin kasing pumilit sa akin. Tip number 10, namnamin ang pagkain. Don't forget to enjoy your meal. Oo, nasa isip na natin na kailangan nating masulit yung binayad natin. Lalo na't may kamahalan din ito. Kung ikukumpara nga, halos 2 o 3 araw na sahod na yung katumbas ng isang kainan lang sa buffet. Kaya understandable talaga kung bakit gustong-gusto natin mga Pinoy na masulit yung pagkain sa mga eat all you can. Just remember,
The best way to truly get your money's worth in a buffet is when you appreciate the worth of every bite you take. Taray! Sana makatulong lahat ng nasabi kong tips sa next nyong food trip. Muli, ako si MC Laibar at kita-kits po ulit tayo mga kapatid sa susunod na video.